Hello po, good evening. Ako po si Doc Irma. Dr. Irma Antonio Pilar. Ako po isang internist endocrinologist. So, for tonight po ay magkakaroon ho tayo ng discussion tungkol sa mga maling paniniwala tungkol sa diabetes. O yung tinatawag ho na facts and myths on diabetes. So, ano ba yung mga sabi-sabi ng mga tao tungkol sa diabetes? Ano ba yung katotohanan dito, no? So, kumusta ho kayo, no? Medyo matagal na akong hindi po nakapag-live at medyo na-miss ko po ang pagla-live, kaya eto, magla-live po tayo ngayon. Ang topic natin for tonight ay mga maling paniniwala ukol sa diabetes. So, meron ba kayong mga sabi-sabi na naririnig nyo tungkol sa diabetes? So, oras na para tanungin nyo sa akin kung tama ba yan or mali po yung paniniwalang yan. So, kumusta po kayo? Hello po, Mama Lloyda de la Cruz, Lolit Cabales, Noemi Abuel, siya yung unang nakita kong nanood. So, hello po, good evening po sa inyong lahat. So, ano ba yung mga maling paniniwala tungkol sa diabetes o yung mga facts and myths on diabetes? So, magbibigay ko ako sa inyo ng siyam na mga maling paniniwala tungkol sa diabetes. So, makinig lang po kayo, no? Good evening po, Mama Loriles Nunez Hamoro. Good evening daw. So, number one na maling paniniwala. Tama ba to o mali, no? Bawal daw ang prutas sa diabetes. Tama ba yan o hindi? Bawal ang hinog na mangga. Sabi nila, bawal yan. Bawal ang hinog na mangga. Bawal ang mansanas. Bawal ang prutas sa diabetes. Ano ba ang katotohanan dito? Actually po, hindi po bawal ang prutas sa diabetes. So, mali yung nagsasabi na bawal ang hinog na mangga sa diabetes. Alam po natin na ang prutas at gulay ay kabilang yan sa mga healthy food choices, no? Ito ay mataas sa natural sugars kumpara sa gulay, pero mas mababa ang asukal nito kaysa sa mga cake, biscuits, ice cream, at mga kakanin. Hindi totoo na bawal ang prutas. Actually, sabi nga ho, maaaring kumain ho kayo ng 2 hanggang 3 serving ng prutas sa isang araw. Doon ho sa diabetes plate method na nire-recommenda po. Kung halimbawa hong yung plato po ninyo, ano, yung 9-inch plate, kalahati po dyan ay yung vegetables po, fruits, and then yung 1/4 po nyan, yung source ng carbohydrates ninyo, and then yung 1/4 po nyan, yung source ng protein ninyo. Sa prutas po, allowed ho kayo ng 2 hanggang 3 serving ng prutas po sa isang araw. Ang isang serving ho ng prutas ay equivalent po yan sa halimbawa isang medium size na banana. O kaya naman ho 4 hanggang 6 na piraso ng medium size na grapes. O kaya po isang slice po ng pinya. O kaya po isang slice ng pakwan. O kaya sa hinog na mangga, ang isang serving po ay equivalent po sa isang pisngi ng mangga, no? So, yung mangga, hahatiin mo ganyan, and then yung isang pisngi niya, yun po yung allowed po ninyo na kainin. Hello po, Ate Myra Ranjo, thank you po sa 10 stars. Yan. So, yun po, yung isang pisngi po ng mangga, equivalent po yan sa 1 serving. So, allowed ho kayo ng 2 hanggang 3 serving ng prutas sa isang araw. So, halimbawa, isa sa umaga, isang pirasong saging, okay po yun. Tanghalian po, halimbawa, gusto nyo ng grapes po, hanggang 4 o 5 piraso ng grapes. Sa hapon po, gusto nyo naman po ng hinog na mangga. So,
yung isang pisgi po ng hinog na mangga. So pwede ho ang prutas, no, sa mga diabetiko, no, pero meron lang ho siyang sukat at meron lang ho siyang serving. Hindi naman po yung isang kilo ng mangga ang kakainin mo sa isang upuan, o dalawang apple, o kaya isang kilong grapes, o kalahating kilo ng grapes ang kakainin nyo. Hindi po ganon. Meron po siyang serving at meron po siyang sukat po sa bawat kain po ninyo. So yun, number one na. So hindi bawal ang prutas sa mga diabetic. Pangalawa po, yung sabi-sabi ho na ang sanhi daw ng diabetes ay yung pagkain ng sobrang asukal, no? So sinasabi nila yung mga sabi-sabi po na huwag ka kakain ng asukal, or kaya ka nagka-diabetes dahil napakatamis mong mag-juice or magkape, kumakain ka kasi ng yung mga pagkain mo kasi sobrang asukal. So hindi po yun po ang sanhi ng diabetes. Hindi po sanhi ng diabetes ang pagkain ng sobrang asukal. So, alam ho natin na may dalawang klase po ng diabetes. Yung tinatawag ho na type 1 diabetes at yung type 2 diabetes. So, anong pinagkaiba ho niyan? Ang type 1 diabetes po ay nangyayari kung yung beta cell sa pancreas po o lapay ay nasisira ng ating immune system. Doon ho kasi sa lapay natin ay meron yung beta cells, alpha cells, yan mga ganyan. Yung beta cells po, yan po yung gumagawa po ng insulin. So, pag nasira yan, yung beta cell natin, so walang gagawa ngayon ng insulin. So, sa mga pasyenteng may type 1 diabetes, yan ang karaniwang depekto po, no? Nagkakaroon ho ng autoimmune destruction ng beta cell sa pancreas. Pwedeng dahil sa virus, pwedeng dahil sa mga infections, no? So, nasisira ho yan. So, kulang ho sa insulin ang ginagawa ng pancreas, ng beta cell ng pancreas. Kaya ang mga may pasyente may type 1 diabetes ay kailangan ho nilang gumamit po ng insulin. So, sa mga type 2 diabetes naman, hindi din po totoo na ang type 2 diabetes ay nabubuo dahil sa pagkain ng sobrang matamis. Pero, ang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes ay mataas kung kayo ay mataba. Siyempre, pagkain ho kayo ng kain ng mga matatamis, ang tendency ho niyan ay tumataba po kayo. So, ang sobrang asukal sa pagkain at mataas na calories ay nagdudulot ng pagiging mataba. At alam ho natin na ang pagiging obese o overweight ay isa yan sa mga panganib o risk factors ng pagkakaroon ho ng diabetes. So, iiwasan ho natin ang mga matataas na pagkain at mga inuming mataas sa asukal sa dugo. Pero hindi po directly na kapag kumain po kayo ng matamis na matamis na pagkain or asukal o mahilig kayo sa cakes, ganyan, ay yan na po yung nagsasanhi po ng type 2 diabetes. And at the same time ho, alam ho natin na ang type 2 diabetes ay marami pong pathophysiologic defects ang diabetes, no? Marami ho yan na pathophysiologic defects ang diabetes. So may depekto sa pancreas, yung tinatawag na insulin resistance, yung tinatawag ho na insulin resistance ho sa kidneys, etc. po. So madami ho. So hindi lang ho yung hindi po yung pagkain po ng matatamis na pagkain ang sanhi po ng type 2 diabetes. No. So yan pangalawa ha. So hindi mali po na nagsasabi na bawal ang prutas sa diabetes. Pangalawa po, ang sanhi po ng diabetes ay hindi po pagkain ng sobrang asukal. Pangatlo po, sinasabi nila na kapag ikaw ay may type 2 diabetes, yan daw ay mild lang yan. Mild na diabetes lang yan. No? So, ito, mali po ito. No? Bakit ho?
Sa mga pasyente may type 2 diabetes, may mga pasyente na may type 2 diabetes na sa una po ay hindi nila kinakailangang uminom ng gamot dahil maaari talaga namang makontrol yan sa pagkain at sa ehersisyo. Maaari po na ang isang pasyente may type 2 diabetes ay maaaring walang maramdaman sa loob ng katawan. Pero sa loob ng katawan, yun nga, nagkakaroon po ng pagbabago. Alam niyo ba na ang pinakamadalas na ang pinakamadalas na sintomas ng type 2 diabetes? Wala po, no? Wala pong nararamdaman ang mga pasyenteng may type 2 diabetes sa una po, no? Pero pag tumaas na ho ang asukal nila sa dugo, yan na po, nakakaramdam na ng ihi ng ihi, nauuhaw, nandalabo yung paningin, namamadhid ang mga kamay, paa, ganyan. Pero maaaring sa una po ay walang nararamdaman, pero nagkakaroon na ho ng pagbabago sa loob ng katawan. Sabi nga ho nila na at the time ng diagnosis ho ng pasyenteng may diabetes, almost 50% na po ng kanyang pancreatic function ay wala na. So, ang type 2 diabetes po ay hindi po yan mild form lang ng disease. At pag sinabi hong kapag ang pasyente po ay umiinom lang ng tableta, sasabihin nila, mild lang yung diabetes niya. At pag sinabi mong mag-i-insulin ka na, ang sasabihin naman nila ay, doktora, bakit malala na ba ang diabetes ko? Yan, no? So, ang type 2 diabetes ay hindi po yan mild form ng diabetes. So, good evening po, Ma'am Joy Serrano Bernados. Hello po. Kay Sir Reynaldo Agate. Hello po. So, pang-apat na maling paniniwala tungkol sa diabetes ay sabi nila, hindi ka daw pwedeng kumain ng matamis kung ikaw ay may diabetes. So, sino sa inyo ang kumakain pa rin ng cake, kumakain pa rin ng mga leche flan, ng mga gulaman? Yan, sino sa inyo ang kumakain ng ganon? So, sabi nila, pag diabetic ka, hindi ka daw pwedeng kumain ng mga ganito, no? Kung ikaw ay may diabetes at kumakain ka ng matamis na pagkain, mahihirapan kang kontrolin ang asukal mo sa dugo at syempre yung timbang mo kung tumataba ka. Pero hindi ibig sabihin po na hindi mo natitikman ito. Pwede naman pong kumain paminsan-minsan, pero hindi araw-araw, no? So, pwede ka naman patikim-tikim po, no? Patikim-tikim, ganyan, pa konti-konti. So, nasa disiplina na po ng sarili niyo po yan. So, kung talagang kayo po ay disiplinado, syempre, dapat hindi na ho din talaga kayo pipiliin mo talaga yung mga kinakain ninyo. Pero hindi ho, ibig sabihin po niya na hindi kayo pwedeng tumikim po, paminsan-minsan lang po, no? Yun. Panglima po, no? So, ihanda niyo na po yung mga katanungan po ninyo para babasahin ko po yung mga tanong po ninyo. So, maraming salamat po sa mga, ayun. Ate Kirsten Army Pam, thank you. Nag-send siya ng 10 stars. So, yun. Okay. Number 5. Dedicated to kay Ate Kirsten Army Pam. Sabi nila, pag ikaw daw ay may diabetes, ay hindi ka daw pwedeng uminom ng alcohol kung ikaw ay may diabetes. So, sa mga diabetic na nanonood dyan, umiinom pa ba kayo ng alak? Tumitikim-tikim pa ba kayo ng alak? O talagang hindi na kayo umiinom ng alak? Mabuti po, kung hindi na po kayo umiinom ng alak, huwag nyo na pong umpisahan, no? Mabuti po kung naging ugali nyo na po na mula po nung kayo ma-diagnose sa diabetes ay hindi na kayo uminom ng alak. Maigi po yan, ipagpatuloy nyo po yan. Magandang-maganda po yan, no? Pero po, hindi po kasi lahat ng diabetic gusto na hindi na sila iinom ng alak. Kasi halimbawa ho, yung mga diabetic po sa ibang bansa po, sa mga malalamig na countries po, in which yung wine po ay talagang parte ho talaga yan ng kain po nila or parte talaga yan ng tradisyon nila. So, hindi mo naman sasabihin na, wag yan, wag kang iinom ng alak. Pero kasi part na po yan ng tradisyon nila. Pero depende na rin ho talaga doon sa pasyente po kung talagang
ayaw niyo hong uminom ng alak, edi hindi po. Pero hindi po ibig sabihin po noon na hindi ka talaga pwedeng uminom ng alak. Actually, pwede naman pong uminom ng alak, pero katulad din yan ng mga prutas, ay meron din hong recommended po kung ilang drinks ang pwede mong inumin. Sinasabi ho sa American Diabetes Association ko po na search na one drink per day ang allowed sa babae, at sa lalaki naman po 2 drinks per day. Ano ang ibig sabihin nun? Ang one drink per day ay equivalent po yan sa 5 ounce ng wine. Kung ilagay mo sa ml po yan, parang 150 ml lang ang pwede mong inumin na wine. At kapag sa beer naman, 12 ounce na beer. So kung i-multiply mo yan ng 30, parang 30 times 12, ilan ba yan? Okay, parang 30 times 12, parang kasi 30 ml sa 12 ounce. So ilan yan? 0.6, mga 360 na ml po na beer ang pwede nyo hong, yung isang 12 ounce na beer po, yun po yung allowed, isang drink. Equivalent po yan sa isang drink, no? One drink per day lang po dapat sa babae at 2 drinks per day po sa lalaki. O kaya naman ho, yung mga hard liquor, allowed naman ho ng 1.5 ounce ng 80 proof spirit, no? Pero hindi ho talaga namin ito nire-recommend po, no? Hindi ho talaga, kung maaari ho talaga ay hindi ho dapat kayo'y umiinom ng alak. Bakit po? Kasi kayo, kapag kayo umiinom ng alak, mas mataas po yung risk or panganib na kayo po ay mag-hypoglycemia or babagsak ang asukal nyo sa dugo. Lalo na ho kung sinasabayan nyo ho ng pag-i-insulin at pag-inom po ng gamot sa diabetes, yung mga oral hypoglycemic agents katulad po ng mga glimepiride, glycoside, mga sulfonylureas po na tinatawag. So kapag uminom ng alak, alam natin minsan hindi na po kumakain, umiinom ng alak, so tapos uminom pa ng gamot na pang diabetes, talagang babagsak ang asukal sa dugo, no? At minsan hindi natin ma-distinguish kung alin ang sintomas ng pag-inom ng alak at yung sintomas na nag-hypoglycemia na pala yung pasyente. So, mahirap po sa mga diabetic, kailangan na nag-check ho kayo ng blood sugar ninyo. Lalo na kung balak nyo talagang uminom ng alak, kasi maaari talaga kayong mag-hypoglycemia. Babagsak, maaaring bumagsak ang asukal po ninyo sa dugo. So, yun po, no? Yun po ang panganib kapag kayo po ay ang tawag dito, iinom ng alak, sasabayan nyo ng gamot ninyo sa diabetes, maaaring bumagsak talaga ang asukal nyo sa dugo. Yan, no? So, kung pwede sana, di huwag nang iinom ng alak, no? So, yun. So, mahalaga na kung ikaw ay iinom ng alak, i-monitor mo yung asukal mo sa dugo dahil sa panganib na pagbagsak ng asukal sa dugo o yung hypoglycemia. So yan, pang-anim po, no? Pang-anim. Sabi nila, no? Ang pasyenteng gumagamit daw ng insulin ay mas malala ang diabetes kaysa sa umiinom ng tabletang nagpapababa ng asukal sa dugo. Ito po ay maling akala po yan, na kapag nag-insulin ka na, ay malala na ang diabetes mo. Hindi po ganon, no? Hindi po ganon. Kasi halimbawa, ikaw ay type 1 diabetes, talagang mag-i-insulin ho kayo. Ngayon, ano ba yung mga instances na sasabihin namin sa pasyente na, sir o ma'am, kailangan nating gumamit muna ng insulin? Ito yung mga instances kung saan namin ina-advise na
mag-insulin ng isang pasyente. Halimbawa, in times of stress or in times of infection. Kapag may infection ang pasyente, gusto natin na mag-insulin muna siya. Bakit? Kasi po, ang insulin po ay merong tinatawag na mga anti-inflammatory effect. No? So, mas maganda po kapag insulin ang gagamitin kaysa po sa tableta in times of mga severe infection, mga infection, no? Yun. Pangalawa po, pag uncontrolled ang blood sugar level at hindi na bumababa ang asukal sa dugo sa kapag halimbawa naka-maximum ka na ng oral na tableta at hindi pa rin bumababa ang asukal mo sa dugo, nagpe-prescribe din po kami ng insulin. Pwedeng add-on or idadagdag doon sa kasalukuyang gamutan. So, ano pa po ang mga dahilan kung bakit kami nag-i-insulin? Halimbawa, ang pasyente ay symptomatic. Ibig sabihin po, napakataas ng asukal niya sa dugo, tapos pumapayat siya, talagang parang walang kasigla-sigla ang katawan, walang ihi ng ihi, nanghihina, yan. Nagpe-prescribe po kami ng insulin kasi po alam niyo ba yung insulin po nakakapagpasigla po ng katawan yan. Ang insulin po ay kapag nag-insulin po kayo ay nag-gain kayo ng timbang, tumataba po kayo. Yan. Bakit? Kasi kapag nag-insulin ho kayo, yung mga pagkain po na kinakain po ninyo ay pumapasok na po sa cells ng katawan ninyo. Kaya nag-gain kayo ng weight, gumaganda ang pakiramdam po ninyo. So, yun po, no? So, hindi ibig sabihin na pag in-advisean kita o in-advisean kayo na mag-insulin na ng doktor ninyo ay malala na ang diabetes niyo. Hindi po ganon, no? Ganon din ha sa mga buntis, no? Sa mga pasyenteng may gestational diabetes. Sa mga pasyenteng may gestational diabetes, nagbibigay din ha kami ng insulin sa kanila. No, kasi ang insulin, hindi niya kinocross yung tinatawag naming placenta. Basta hindi very minimal or halos wala siyang effect doon sa baby po. So gumagamit ho kami ng insulin sa mga pasyenteng may gestational diabetes, pero sa ngayon po ginagamit na din po ang metformin sa mga pasyenteng may gestational diabetes. So yan, pang pito po, no? Ito sinasabi, no? May diabetes ka. Sasabihin mo, ay paano ko ako nagkaroon ng ganyan? Wala naman akong kamag-anak na may diabetes, no? So, pang pitong myth, no? Sasabihin mo, hindi ako magkaka-diabetes dahil wala naman akong kamag-anak na may diabetes. Hindi po totoo 'yon. Na kapag kayo walang kamag-anak na may diabetes ay hindi kayo magkaka-diabetes, no? Kasi ang type 2 diabetes more on ano 'yun eh, lifestyle po, lifestyle disease 'yan. Maaari kang magkaroon ng diabetes kahit wala sa lahi ninyo ang sakit na diabetes. So alam ho natin yung mga risk factors or mga panganib sa pagkakaroon ng diabetes. Ito po yung pagiging obese o overweight, mataba, no? Pangalawa po, kapag yung edad mo ay 40 years old and above, pagkakaroon po ng high blood, pagkakaroon po ng mataas na cholesterol or triglyceride, no? Yung kapag nagkaroon ka ng history ng gestational diabetes, kapag yung lifestyle mo ay sedentary, hindi lagi kang nakaupo, hindi ka nag-exercise, yan yung mga panganib na maaaring magkaroon ho kayo ng diabetes. So kahit wala ho kayong kamag-anak na may diabetes, ay maaari kayong magkaroon ho ng diabetes. So yun, no? So ano yung pangwalo, no? Pangwalo na myth or maling paniniwala na kung kayo ay may diabetes, sa tungkol sa diabetes. Oh, ito, karamihan, ganito ang tinatanong nyo. Doc, pwede ko bang itigil ang pag-inom ng gamot sa diabetes?
kung kontrolado na ang blood sugar ko. No, yan ang tinatanong po ninyo, di ba? Kapag nakita nyo sa laboratory results ninyo na normal ang inyong blood sugar, normal ang FBS nyo, normal ang hemoglobin A1C nyo, wala na kayong nararamdaman, hindi na kayo ihi ng ihi, hindi na kayo laging nauuhaw. Ang ginagawa ho, 30 tableta lang naman yung nireseta ni Doc, Doc, tapos ko na yan. O yan, ititigil na. Hindi po, no? Actually, depende din. Depende po, no? Kasi may mga, ayon sa mga pag-aaral kasi, may mga ilang diabetiko na nakokontrol nila ang asukal sa dugo sa pamamagitan ng healthy diet at regular na ehersisyo. May mga taong ganun po, karaniwan ho, yan yung mga nag-uumpisa pa lang na magkaroon ng diabetes or yung mga matatabang pasyente, mga obese na patient. Pag kinutdown ho nila yung carbohydrates nila, nag-exercise sila, nakokontrol ho talaga nila yung blood sugar nila. Pero sa karamihan po, kahit ginagawa ng lahat, nag-exercise na, healthy diet at lifestyle, kinakailangan pa din nila ang gamot sa diabetes upang maging normal ang asukal sa dugo, no? So, mas maganda ho kung ikonsulta nyo ho muna sa doktor ninyo kung bago nyo ho itigil ang gamutan nyo sa diabetes, no? Kasi pag tinigil nyo yan, tataas na naman yan, no? So, yun. Kailangan ikonsulta nyo po sa inyong healthcare provider o doon po sa doktor po na nag-aalaga po sa inyo. So, pangsyam. So, ito na po yung last ha. Babasahin ko na po yung inyong mga katanungan. Yan, pangsyam. So, sabi dito, ang mga taong may diabetes daw ay kailangan sumunod po sa special na diet. No? Actually, ang wala talaga namang special na diet ang mga may diabetes, no? Ang diet ng taong may diabetes ay pareho lang sa mga walang diabetes. Dapat po healthy and balanced diet. Iwasan ang mga matatamis, katulad ng mga cake, biscuit, tsokolate, at matatamis na pagkain. Ngayon, may mga ano po, may mga pasyente ho tayo na nag-i-improve po or nare-reverse nila yung diabetes nila sa pamamagitan ho ng paggamit ho ng tinatawag na low-carb diet o yung nag-i-intermittent fasting ho sila, okay po yun, good po yun, no? Pero bago ho kayo mag-low-carb diet o yung mga ketogenic diet, kailangan ipaalam niyo po yan sa inyong mga doktor. Kasi halimbawa ho, ang isang pasyente ho, gusto niya hong mag-ketogenic diet. Ang ketogenic diet ho kasi, yung diet yan na mayaman talaga sa protina po. Tapos ang pasyente po pala na yan ay may problema na po sa kidneys. Katulad po kapag mataas na po ang creatinine. Lalo pong tataas ang creatinine level niya pag nag-high protein diet po siya. No? So, bago ho kayo mag-dieta po, magpaalam ho kayo sa inyong doktor or maganda ho kung may dietitian ho sa inyo, pwede ho kayong magpa-nutritional counseling, no? Kasi hindi po yung sinasabi po nila na kasi wala hong diet, yung isang diet ay po pwede sa lahat po ng diabetic, hindi po ganon. Dapat po individualize yan. Ako po, actually hindi naman ho ako diabetic, pero nandun na ho ako sa parang pre-diabetic po, nandun ho ako sa borderline, no? So, ako ho kasi nagtatrabaho ho ako maghapon, so hindi ko po kakayanin ho talaga yung walang kanin or yung sobrang low carb na diet. Hindi ko ho talaga kakayanin yon kasi nagugutom ho talaga ho. At the same time ho, kapag nakaharap ho ako sa pasyente, kapag nung sinubukan ko na talagang mag-low carb diet, parang minsan iba-iba na po yung nasasabi ko or ano, ganyan. So, sa iba-ibang tao po, iba-iba po ang
requirement or yung kung ano po yung angkop para sa taong yan. Halimbawa, dito po sa probinsya natin, alam ang sasabihin ko po sa isang magsasaka na diabetic na nagtatrabaho sa bukid ng maghapon, sasabihin ko sa kanya na huwag kang kumain ng kanin, eh di, hindi ho yun na po pwede, di ho ba? So, kung ano yung sa tingin ninyo at sa tingin po ng doktor ninyo or ng nutritionist ninyo ay makakatulong po sa inyo, eh di gawin ho ninyo, no? So, yun po. So, it's time na po. So, yun po yung ano, yung siyam na mga maling paniniwala po tungkol sa diabetes. Facts and myths on diabetes. So, meron po ba kayong gustong itanong? So, sasagutin na po natin, no? So, sasagutin na po natin yung mga katanungan po ninyo, ha? So, mag-umpisa po tayo sa pinakamataas. Ay, sa pinakauna. So, thank you very much, ho, ha? More than 300 po kami na yung nanonood. Maraming salamat po sa inyong panonood. Actually, kahit po isa o dalawa lang, ho, na ang matutunan nyo po ngayong gabi na to, masaya na po ako doon para makatulong ho sa pagmamanage ninyo ng inyong diabetes. So, sandali ha, yung mga tanong. Okay, Mabel Mamba, hello po. Sandali. Good evening po, Ma'am Lloyda de la Cruz. Iza, hello. Sandali to. Galing kay Tin. Burden ba to? Dok, pag tumaas ang sugar, pwede ba yan mamatay? Ano pong ibig yung sabihin? Maaari po. Kapag nagkaroon ho siya nung tinatawag ho na diabetic emergency, yung tinatawag ho natin yan na diabetic ketoacidosis o yung hyperglycemic crisis po. Usually nangyayari ho yun sa mga pasyente ho na mataas ang asukal nila sa dugo, plus nagkaroon ho ng superimpose po ng infection. Halimbawa, nagka-sugat sa paa, nagkaroon ng sepsis. Maaari ho na mamatay ang pasyente. Yun po, pag hindi po siya na-manage, hindi po nyo nadala sa doktor, hindi po na-manage appropriately, maaari po. No? Kapag mataas po ang asukal sa dugo, tas may infection. Yan. Hello po, Lorelie Nunez. Good evening, sabi niya. Okay. Good evening po, doktor. Sabi ni Maricel Tolentino. Edith Pera. Hello po, good evening. Sabi ni Jamin, ano to? Jamin B. Abmag. Okay. Sabi niya, Dok, bawal ba ang kape pag may diabetes? Actually, hindi ho bawal ang kape pag may diabetes. Kasi alam niyo ba ang kape? Halos zero ang calories niyan. Unless lagyan mo siguro ng maraming asukal yan. Hindi po bawal. Pwede ho kayong magkape. Minsan po sa isang araw, pwede po. No? Ramon de Guzman, hello. Eloisa Itaas, good evening po, Doc, sabi niya. Okay, sino pa may tanong dito? Ron Estabilio, hi, Doc, sabi niya. Alexander Tabaldo is watching. Sabi ni Lourdes Agbayani, gandang gabi daw. Okay, hello, Ate Myra Rancho. Remedio Soriano, good evening po. Iana Cantiver, good evening po. Good evening po, Ma'am Joanne Tumaneng. Good evening po, Ma'am Joanne. Watching from May, Kawayan, si Ma'am Thelma Gritan. Edmond Dulay, Dok, sa palaging pagkape na may asukal, maaari ba tayong magka-diabetes? Hindi po. Hindi po ibig sabihin pag nagkakape kayo, ay magkakaroon na po kayo ng diabetes. Hindi po. No? Pwedeng konting asukal lang pang ilagay ninyo, no? Pero hindi po yan dahilan po ng pagkakaroon ng diabetes. Hello po, Sir Henry Oliquino. Good evening po, sabi niya. Evangeline Lopez, good evening po. Happy New Year, Ma'am Zen Cruz. Na Terry Pineda, hello. So, si Lori Lee Hamero, sabi niya, ask ko po pag diabetic na po ba, lifetime na po ba yung gamutan?
Nagpa-laboratory po kami, mababa na po ang sugar niya, 91 po talaga bang magme-maintain na talaga ng glycoside at proline po. Diet na po, tas nagwo-workout pa po every morning. Ano po ma'am, ang ikonsulta nyo na lang din ho sa doktor nyo, yung blood sugar ho na 91, magandang maganda na po yan. Baka po pwede naman ho na bawasan yung gamot. Pwede ho naman yon, no? So, pwede hong bawasan. Pero ikonsulta nyo muna sa doktor ninyo. Joanne Tumaneng. Okay, si Ma'am Joanne. Ano pong gamot ko para mataas pong sugar? Kasi may sign na makati ang vagina ko, sabi ni Ma'am Joanne. I-check mo kung talagang diabetic ka. Ang vaginal itchiness po, o yun na ang ati yung ari, talagang isang senyales po yan ng diabetes. No? Bakit? Bakit naging senyales siya ng diabetes? Kasi pag mataas ang asukal ho ninyo sa dugo, umiihi po kayo ng asukal. Yung ihi nyo po may asukal. So yun po, nagkakaroon ho ng vaginal infection o yung tinatawag na vaginal candidiasis, kaya po siya makati. No? So maganda ho kung ano, kung magpa-check ho kayo ng inyong blood sugar. Bernardina Nunez Aquino, good evening po doktora, sabi ni Terry Pineda. Okay, sino pa? Sally Taginod, hello po ma'am, good evening po. Belding Lasan, happy blessed day po, sabi niya. Thank you po, good evening po. Ma'am Eileen Hapo, good morning po, sabi ni Rachel Rivera. Nancy Arodio Antonio, hello po ma'am Nancy. Pinsan ko ko ito si ma'am Nancy, si Nancy. Ricky Martinez, Nico Bravo, hello po, good evening. So, watching from Pampanga, si Ma'am Malu Pineda, hello po. So, ito, si Maria Elena Madrid, sabi niya, Doc, good evening po. 2 years po akong uminom ng Neumargin at Propranolol po, pero di pa po okay yung hyper ko. Ano pong dapat kong gawin, Doc? So, 2 years na raw siyang naka-carbimazole, actually yun at saka propranolol. Hyperthyroid daw siya, may toxic goiter siya, 2 taon na. Ang isa ho sa mga option ho ninyo, kung kayo po ay may hyperthyroidism, 2 taon na ho, isa pong option nyo yung pag-undergo ho ninyo ng iodine-131 radioactive treatment. Baka naman ho kasi hindi ho kayo regular na umiinom, baka ho pahinto-hinto po kayo. So yun po ang isang option ninyo, mag-undergo ho kayo ng iodine-131 RAI treatment po. Kasi may indication na po, more than 2 years na po kayo umiinom, tapos hindi pa po kayo gumagaling o hindi pa po kayo natatanggal doon po sa gamot. Kapag ang inyo po kasi ay Graves disease, o autoimmune po yan, kasi autoimmune po ang sanhi po niyan, matagal po talagang gamotin po yan. Taon po talaga. May mga pasyente ko ako, mahigit 5 taon na umiinom, yung iba 10 taon na umiinom, yun. Kapag Graves disease ho talaga, medyo matagal ho talagang gamotin yan. So, ang isang option sa'yo, kung tinatamad ka ng umiinom ng gamot at tinatamad ka ng pabalik-balik sa doktor mo, pwede mag-undergo ka ng radioactive treatment. So, from Janice Bungag, watching from Angadala, Isabela. So, yan. Good evening po, sabi ni Dichoso, Joan Dichoso. Okay, sino pa ito? Kay Ermina Gotok De Vera. Good evening, doktora. Ano po ba ang difference ng type 1 at type 2 diabetes? Actually, nasabi ko na yan kanina. Pag sinabi mong type 1 diabetes, actually, insulin requiring po yan. Bakit sila naging insulin requiring? Kasi nagkakaroon ng destruction po ng beta cells ng pancreas. Yung pancreas po kasi natin, yung cells po na nagpo-produce ng insulin doon, yung beta cell. Ang nangyayari ho sa type 1 diabetes, nagkakaroon ng destruction po doon sa beta cell ng pancreas. So, sa type 1 diabetes, ang pinaka-treatment po dyan is insulin, no? Although, maaaring magdagdag na rin ho, may mga pag-aaral ho ngayon na maaaring na rin magdagdag ng metformin sa mga pasyente may type 1 diabetes. Sa type 2 diabetes naman, ang pinaka-root cause po ng type 2 diabetes ay yung tinatawag ho natin na insulin resistance at saka
parang beta cell deficiency po sa type 2 diabetes. So, magkaiba po yan. So, sa type 2 diabetes, dahil po meron pang natitirang function po yung pancreas at nagpo-produce pa rin ng insulin yung beta cell, so, maaari kang gumamit ng mga gamot or tableta na i-stimulate niya yung beta cell ng pancreas para mag-produce ng insulin. O kaya may mga gamot ho na nag-a-address doon sa insulin resistance po na depekto ng pasyenteng may type 2 diabetes, yun po yung nagbibigay po kami ng mga metformin, etc. So, marami pong gamotan sa type 2 diabetes. Yan. So, sa type 2 diabetes, maaari ang gamutan ho dyan. Usually, nag-umpisa kami sa tableta, pero kung uncontrolled na po sa tableta, pwede din ho kami magdagdag ng insulin. So, hello po Ma'am Mir Naganal. Ayan. Kay Mike Bravo, totoo ba ang buko juice bawal sa may diabetes? Hindi po, sir. Hindi po totoo na ang buko juice po ay bawal sa may diabetes, pero may sukat lang ho yan. Ang sabi ho doon, ang isang serving daw ng buko juice, yung buko juice na merong konting buko, yung may konting meat, yung may konting laman po, parang parang half na baso, yun po ang isang serving. Isang serving po ng buko juice. So, alam ho naman kumain po ng buko juice. Pero hindi naman po bawal sa pasyenteng may diabetes. Kasi, yun na, prutas po ang buko juice, di ba? Hindi naman ho siya actually bawal sa mga pasyenteng may diabetes. From Ricky Martinez, hindi po ba dahilan ay sa lahi? Opo, malaki pong factor po, lalo na ho sa mga pasyenteng may type 2 diabetes, ang genetic component po. Kapag ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga kapatid mo, auntie mo, lolo mo ay merong diabetes, maaaring magkaroon din ho kayo ng diabetes, no? Yon. Maaaring nasa genes po 'yan. Yung tinatawag ho natin na may genetic component po ang sakit na type 2 diabetes. Actually, nakikita ko din ho yan sa clinic po, sa aking clinic ho. Nanay, tatay, may diabetes. Anak, may diabetes. Yan. Jamie Obenita, saan po ba nakukuha ang diabetes? Katulad nga ho ng sabi ko ho kanina, ang diabetes ho, marami pong may mga risk factors po ang diabetes, o maaari makakuha po kayo ng makakuha po kayo ng diabetes kung nasa sa inyo itong mga risk factors na to. Halimbawa po, obese, pag kayo po'y mataba, obesity, overweight, kapag sedentary po ang lifestyle nyo, pag mataas ho ang cholesterol level ninyo or triglyceride level, kapag kayo po ay nagkaroon ng history ng gestational diabetes, kapag ang edad niyo po 4 na po pataas, kapag may mga kamag-anak ho kayo na nagkaroon ng diabetes, yan po yung ilan sa mga risk factors ng bakit nagkakaroon ng diabetes. Rodolia Platonang, pag po ba nag-210 na ang blood sugar, pwede na po bang mag-insulin? Depende po. 210 po, FBS ba yung sinasabi mo? Actually, pwede po mag-insulin. Ano po bang sabi ng doktor po ninyo? Pwede naman po kung gusto niyo hong mag-insulin. Pero baka pwede pa hong makuha yan sa tableta, no? So, depende po sa kaso po, no? From Juni Obenita, totoo ba na pag nasugatan ang bata may diabetes po? Totoo po ba na pag sugatin ang bata may diabetes po? Hindi naman po. Hindi po. Hindi naman. No? Baka yung sinasabi nyo ho, kapag hindi gumagaling yung sugat, yan ho ba ang ibig nyo sabihin, Sir Juni Obenita?
Sinasabi ho nila na kapag hindi ho gumagaling yung sugat o hindi naghihilom ng sugat, maaaring senyales siya ng diabetes. Maaari ho talaga yon, no? Kasi ho, kapag mataas ho ang asukal sa dugo, ay mababa po yung resistensya or mababa po yung panlaban natin against infection. Kaya hindi ho gumagaling. Isa yan sa factor kung bakit hindi gumagaling ang sugat. Ang isa pa po, kapag kayo po ay diabetic kasi, mas nagiging malala. Halimbawa, na-scratch mo lang, nakamot mo lang, nagiging infection na yan. And at the same time, kaya hindi rin po gumagaling yung sugat kapag barado po yung mga ugat sa paa o yun po. So, yun po yung mga dahilan kung bakit po hindi gumagaling ang sugat ng paa ng mga pasyente may diabetes. Pero hindi totoo na pag sugatin ng bata ay may diabetes na. Hindi naman po. Fleur Ras, hello, good evening. Okay, ito. Kay Jenmark Labby, good evening, doktora. Safe po ba kuminom ng metformin twice a day? Reseta po ng doktor ko. Safe po naman ng metformin, no? Basta po ang inyong creatinine ay hindi po lalagpas sa 1.5 po, no? So, siguraduhin niyo po na ang inyong creatinine level ay normal po. Maganda ho ang gamot na metformin kasi ina-address niya po yung tinatawag ho natin na insulin resistance. So, maganda pong metformin. Safe naman po twice a day as long as normal po ang creatinine niyo. Hello po, Judy Belon. Good evening po. Good evening, Sir Reynaldo Agatep. Marilu Leal. Thank you, doktora. Marami po kaming natutunan. Oh, thank you, Marilu. Okay, good evening, Luisa Mabre. Sino pa to? Karen Estranera. Good evening, Connie Aquino Hipolito. LV Bascas. Marites Bulatao. Hello, good evening po. So, ayan. Dok, lagi po makati yung mata ko, sabi ni Hasnash, no? Yung pangangati ng mata, eh baka naman may allergy ka o diabetic ka na ba? Ipatingin mo din yan sa ano, sa doktor sa mata kasi may pinapatak lang dyan na parang mga anti-allergy. So hindi ibig sabihin na pag nangangati ang mata mo ay diabetic ka unless alam mo na talaga na diabetic ka. Ophelia Medrano, hello, good evening. Sabi ni Mercy Pablo, watching from San Jose City, Nueva Ecija. Hello po, Ma'am Mercy Pablo. Flor Malena, good evening. Good evening, Elisa Torres. Yan. Julie Cati, hi, good evening po. Si Sir Almer Valiente. Ano pong type ng diabetes kapag pumapayat kahit madami kinakain? Actually hindi mo dyan nakikita pero baka po type 2 diabetes kasi kapag ikaw ay may type 1 diabetes kapag wala kang insulin na tinitake usually nagkakaroon ho ng tinatawag na diabetic ketoacidosis. So yan, good evening po Ma'am Imelda Ducusin. Bell Ding Lasan, ang sarap niyo magpaliwanag, kompleto Ricardo, we so happy na lagi kayo andyan para sa amin. Thank you po Ma'am Bell Ding Lasan. Okay, sabi niyo Segundino Esponilla, good evening po Doc, thank you for sharing, welcome po. Okay, Ruth Simbulan, hello po Ma'am Ruth Simbulan, pasyente ka to, si Ma'am Ruth. Okay. So, says Cecil Decia, good evening po, Doc. Salamat. Nakita ko ulit ang pag-live mo. Nga ako rin na medyo natuwa din ako kasi na-miss ko din yung pagla-live, no? Yung pagla-lecture. Kita nyo nga medyo nauutal-utal ako kasi maganda sana kung talagang dire-diretso. Si Concepcion Reback. Yung red wine, pwede po ba? Actually ho, pwede naman po ang red wine. Pero sabi nga ho, 8 ounce lang po, no? Ay hindi, 5 ounce lang ang allowed sa wine, no? Kapag ikaw ay babae, 5, 1 drink per day, ang isang drink
ay equivalent siya sa 5 ounce ng wine. So, actually, ang isang ounce kasi is 30 ml. So, parang 150 ml lang po ang allowed kayo. Parang halos sobra lang po sa kalahati ng isang baso. Yun. Dok, bakit sumasakit po ang paa ng may diabetes? Sabi ni Apis Ana Marie, sumasakit po ang paa ng pasyente may diabetes kapag ang pasyente ho ay may uncontrolled na blood sugar na naapektuhan na po ang mga nerve ng paa. Yan ho yung tinatawag ho nating diabetic neuropathy. Maaari ho na ang nararamdaman ng pasyente ay parang may tumutusok-tusok, parang nangangapal yung balat, malamig, yung iba masakit. Yan. So, yan po yung diabetic neuropathy na tinatawag ho, no? So, resulta ho yan ng matagal na panahon na hindi controlled ang asukal sa dugo ng mga pasyenteng may diabetes. So, nagbibigay ho kami dyan ng mga pregabalin, tramadol, yung iba gabapentin, yan po. Hello! Hello po, Ma'am Danaya Alejandro. Ha, kumusta na si baby? Yan. A patient ka din siya, si Ma'am Danaya Alejandro. Heidi Villamorte. Good PM po, Doc. Nasisira po ba sa atay ang metformin pag matagal na iniinom? Salamat po. Hindi po nakakasira ang metformin sa atay. Hindi lang ho namin binibigay ang metformin kapag elevated na po or elevated po yung level ng liver enzyme po ninyo. Yan po yung ALT, AST. O kaya kapag halimbawang na-diagnose ho kayo na kayo po may hepatitis o kaya po ay may liver cirrhosis, hindi na ho namin binibigay ang metformin. Yun. Pero yung metformin ho mismo, hindi po siya nakakasira po ng atay. Okay. Sino ba to? Si Arnel Mendoza Gutierrez. Sabi niya, ano daw yung pinakamagandang gamot sa diabetic na maganda rin sa kidney? Yung ang ibig sabihin niya, si Sir Arnel Mendoza Gutierrez, ano daw ba yung gamot sa diabetic na maganda rin sa kidney? Ang isa sa mga bagong gamot ngayon na sinasabi na beneficial ho siya sa mga may pasyente may chronic kidney disease ay yung gamot ho ng tinatawag ho natin na SGLT2 inhibitor. Yun po yung empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, yan. Although medyo may kamahalan itong mga gamot na to, pero beneficial po siya ayon sa mga pag-aaral. Maganda po siya, may effect po siya, maganda po siya sa kidney, sa mga pasyente na may problem na po sa kidney. No? Sa mga pasyente may chronic kidney disease. Hash na. Pag mataas ang diabetes ko, Doc, ba't makati ang mata ko? Hindi kaya may allergy ka sa mata? Maaari din ho siguro na kapag mataas ang sugar mo, ay makati din ang mata mo. Kasi yung ibang pasyente ho, pag mataas ang asukal nila sa dugo, nakangati din ho yung balat nila. So baka pareho lang din ho yan. Although hindi ho karaniwang nararamdaman yan ng mga pasyente. Pero palagi ko may mga pasyente ho talagang ganyan. Orlando Abian. Pag diabetic po, di ako binigyan ng dietitian ko ng metformin, Doc, lifestyle modification daw. Kasi nag-basketball exercise na lang daw. Tama po ba? 101 ang FBS ko to 105. Sige po, pwede po. Actually, ang 101 na fasting blood sugar, hindi pa naman ho diabetic yan. Parang nasa pre-diabetes pa lang ho kayo. Hindi po normal, hindi rin pa rin ho diabetic. So, palagay ko nga yung 101 to 105 na fasting blood sugar, pwede mo pa yan kunin sa exercise tsaka diabetes. So, i-monitor nyo na lang ho yung hemoglobin A1C nyo. Yun po, yun. Diet exercise, palagay ko kayang-kaya mong ibaba yan. Sabi ni Ofelia Medrano, ano po klase ng wine ang pwedeng inumin? Actually, kahit ano pong wine, no? Piliin nyo na lang ho, hindi ho kasi ako masyadong umiinom ng wine or hindi ho ako talaga umiinom ng wine. Pero
Tingnan nyo na lang ko yung hindi matamis na wine, no? Yung mga hindi masyado maasukal po na wine. Okay, sabi ni Ma'am Ruth Simbulan, Doktora, ask ko lang po yung binti ko po, nag-lighten na po yung kulay. Control na po ang sugar ko. Ayan si Ma'am Ruth Simbulan, okay? Di ba napapansin niyo yung sa mga matatagal na po may diabetes, yung parang may mga batik-batik po sa legs niyo. Doon po sa may paanan niyo parang may batik-batik. Yan po ay sinyalis po yan na hindi po maganda ang dali ng dugo dyan sa paan nyo, na parang may nagbabarahong mga ugat dyan sa paan ninyo. So, nagbibigay ho ang mga doktor ng mga antiplatelets o yung pampaganda ho ng dali ng dugo sa paa. Halimbawa, ang problema ho doon sa meron ho kayong mga varicose veins o yung mga chronic venous insufficiency, maaari ho na yun po ang tawag dito, yun po ang dahilan kung bakit nagbabatik-batik yung paa ninyo. Pero pag nag-treat ho kayo, naggamot ho kayo, maaari naman ho maibsan po yun, no? Maaaring mag-lighten up yun. Okay, sabi naman ni Ebet Viernes Banyago, saan po banda ang clinic niya sa Santiago? Pag-uwi ko po dyan, magpapacheck up ako, sabi ni Ebet Viernes Domingo. Sa Santiago po, ang clinic ko po ay sa De Vera Medical Center po, no? So, siguro ho, pagdating na April po, lilipat na po kami sa bagong ospital po, dun sa bagong De Vera Medical Center po, dun sa may malapit po sa Four Lanes, no? So, yun. Pero, sa De Vera Medical Center po ako, araw-araw ako nandun, Monday to Saturday po, 9 to 1 p.m. So, Belding Lasan, Doktora, totoo ba pag nagka-diabetes, hindi na maalis yung pamamanhid ng paa? Sadly po, Ma'am Belding Lasan, tama po kayo na pwede hong mabawasan yung pamamanhid ng paa, pero bihirang-bihira po na makakita ako ng pasyente na nawala talaga at naging normal, no? So, iingat ho kayo, no? Kontrolin nyo kung maigi yung mga blood sugars po ninyo, sa pagkain, sa pag-exercise, yung iwasan ho ang paninigarilyo, yan po, yun, para ho ma-prevent ang mga complications ng diabetes. Kasi once ho na nandyan na ho, hindi na maalis or mahirap na hong alisin, no? Especially ho dito sa mata po, no? Yung sa mga pasyente nating diabetic dyan, actually ang recommended ho talaga ay dapat every year ho kayong nagpapa-check up ng mata ninyo. Tinitingnan po yung salamin na mata ninyo, yung tinatawag na retina. Kasi kapag mataas ang asukal sa dugo, nagkakaroon ho kayo ng tinatawag na proliferative, non-proliferative retinopathy na nakaapektuhan po ang mga ugat sa mata. Dahil ho sa mataas na asukal sa dugo, nagiging marupok po yung mga ugat sa mata. So ang tendency niyan, pag napabayahan po, ay pumuputok po yan, nagkakaroon ng hemorrhage sa loob ng mata at nagiging sanhi po ng pagkabulag. Pero pag naagapan po ninyo yan, nagpa-laser kayo or kung ano man po ang ginawa sa mata ninyo, maaari pong ma-save po ninyo ang eyesight. Actually, marami ho akong pasyente na nabulag dahil po sa tinatawag na diabetic retinopathy. Kaya alam na alam ko po ang hirap ng mga pasyenteng may diabetes, no? Mahirap po yan, lalo na po kung kulang ang budget na pambili ng gamot. Hindi po supportive ang mga kamag-anak mo. Yan po, mahirap po talaga, no? Kaya alagaan ho natin ang ating mga sarili. So, sabi ni Ma'am Loida de la Cruz, good evening po, doktora. Mula nang na-diagnose ako na pre-diabetic, nag-stop na ako uminom ng soft drink at umiwas na din sa mga matatamis sa pagkain. Ngayon po controlled ng blood sugar. Sabi ni Ma'am Loida de la Cruz. So, congratulations, Ma'am Loida de la Cruz, no? Tunay nga na ang responsibility ng health natin ay nasa sa atin po. So, Jojo Antonio is watching. Pinsan ko to si Manong Jojo. Nasa
UK. Yan. Teresita Barazona, hello, watching. Sabi ni Cecil Dicia, Dok, matagal isang taon na po ako hindi nabalik sa doktor, pero tuloy pa rin ang pag-inom ko ng gamot para sa diabetes ko. Okay lang po ba? Gipit po kasi. O yan, tama po. Hindi na daw siya nakakabalik sa doktor niya. Minsan po ma, magpa-check din ho kayo ng inyong ano, blood sugar. Ma'am, Cecil siya, no? Mag-check-check ho kayo, ano? Dapat nasa normal level or near normal level ang inyong asukal sa dugo. Ano to? Noel Sevillaliana. Ang isang baguhan po ba na diabetic ay may possibility po na mawala ito? Dok, opo. Opo, Sir Noel. Diba sabi ko sa inyo kanina, maaari ho na ma-reverse ang diabetes. Posible po yan. May mga pasyente ho akong ganyan na nag-diet, nag-exercise, pinili talaga yung pagkain, nagiging normal po ang blood sugar level nila. Yan. Pero importante ho, pag nag-normal ho ang blood sugar level ninyo, kailangan ho na ano, na i-monitor pa rin ho ninyo. Okay? Hello, Ma'am Aliana Corrada Rafael. Thank you sa 50 stars ni Mama Aliana Corrado Rafael. Siya ay isang nutritionist po sa naka-base siya sa Santiago City. Sa kanya po yung diet in a box, no? May mga pasyente din ho ako na tinitignan po niya at makita mo talaga na talagang nag-i-improve din yung blood sugar nila with the diet po. So, from Ma'am Rebecca, watching from Bulacan, from Ma'am Rebecca Palisan, watching from Bulacan daw siya. Ako po, lagi namamanhid ang mga kamay ko. Sabi ni Lee Lucero. Pag namamanhid yung kamay mo, ba maaari din ho yung diabetic neuropathy. Pero tingnan nyo lang din ho, baka naman ho dun sa mga galing ho yan sa mga gawaing bahay. Yung sa paglalaba, pagluluto, pamamalansya, yan. Pwede rin kasing ano, parang nadadagdagan yung diabetic neuropathy ng yun nga yung sa mga gawaing bahay natin. Pagkabawa, naglaba ka, tapos mamaya mamamalansya ka, tapos mamaya magluluto ka. Yan. Tapos ito si Edmond Dulay. Dok, yung pinawisan ng malamig palagi yung paa ko at kamay. Anong simptomas ito? Ano ho ba yung Sir Edmond? Ano ho ba ang ano niyo, kayo po ba diabetic? Ano po ba ang sakit po ninyo? No? Lagi daw pinapawisan ng malamig yung paa at kamay niya, no? Ano ba 'yun, parang nagpapawis ganyan? Minsan kasi may mga tao ho talaga na pawisin, pero kayo po ba diabetic, no? So yan. Ditas, kapag nag-insulin po ba, Doc, pwede pa rin i-stop to or lifetime na po ba? Ditas, actually yan ang isa sa mga maling akala po, no? Tama, kapag nag-insulin ka na ba, ay pwede pa rin bang i-stop to or lifetime na po ba? Pwede pa rin pong i-stop yan, no? Except po sa mga type 1 diabetic, kapag type 1 diabetes po, kailangan hong tuloy-tuloy po ang pag-i-insulin po. No? Kasi pag hindi nag-insulin ang mga type 1 diabetic, nagkaka-ano po sila, yung diabetic ketoacidosis na tinatawag. Pero sa mga type 2 diabetes, once na neresetahan namin ang insulin, tapos nag-improve siya, minsan tinatry ko na aming bawas-bawasan po yung dosage ng insulin, pwede po, pwede naman pong i-stop, no? Pero depende rin ho sa blood sugar ninyo, so wag pong agad-agad lang din po ninyong i-stop. So yan, so kay Anlet Presado, pwede po ba mag-tsaa sa gabi pag may diabetic? Ano po bang dapat inumin sa gabi na drink bago matulog? Presado, pwede bang mag-tea daw sa gabi? Pwede naman po.
Walang problema po. Ang tea po is low calorie po yan. Halos walang calorie po ang tea. Mababa po lang po ang calorie niya. Ano bang dapat daw na inumin sa gabi na drink bago matulog? Kayo po, ano po ba ang ano nyo? Basta wag ko kayo magkakape siguro kasi ang kape medyo nakakaantok. Pwede naman ho kayong maggatas, no? Ang gatas ho is allowed naman po sa mga pasyenteng may diabetes po, no? In fact, sa mga pasyenteng may diabetes nga ho, meron ho yung mga nutritional formula na para talaga sa mga may diabetes, no? Kasi ito yung mga milk formula na hindi nakakataas po ng asukal sa dugo. Oh, yan. So, it's 8:44. Hanilet Cachapero. Ah, hello, Hanilet. Pasyente ko rin to. Good evening, Doc, sabi niya. Ito, si, ano ba to? Si Karen Estremera. Doc, first October na diagnose po ako type 2 diabetes at may gamot po ako tinetake, metformin twice a day. Kung halimbawa po, 2 hours after bilang blood sugar ko po ay below 140, inumin ko po pa rin ba ang gamot? Opo ma'am, opo, pwede nyo pa rin, inumin nyo pa rin po ang metformin ninyo. Pero kung nakikita nyo na ho na medyo mababa na ho ang blood sugar ninyo at nag-exercise na ho kayo, nagda-diet na ho kayo, itry nyo ho na mag once a day lang ho kayo ng metformin, no? Pwede nyo gawin ho na after dinner po yan sa gabi. Yan. So, yun po. Kung na-control na ho ang sugar nyo, try nyo ho na mag once a day. Pero with the supervision po ng doktor nyo, syempre magpaalam po kayo sa inyong doktor kung kayo po ay magbabawas ng gamot. Pero yung below 140 na 2-hour post after meal po ay maganda na po yan. Normal po yan. So, sabi ni Mary Jane, ano ba to? Mary Jane, Harike ba to? Hello po, doktora, pwede rin po ba ako mag-herbal coffee? Pwede naman ho, siguro. Tingnan nyo na lang ho yung content ng kape po. Kung madami bang asukal yan, ano ba yung content po ng herbal coffee po na yan? Yan. Sabi ni Marites Salvador, ako nag-chat-chat daw siya sa gabi. So, pwede po ba isabay ang vitamin B complex sa metformin? Palagay ko pwede naman po, no? Ang metformin kasi binibigay ho namin yan after a meal po. Pagkatapos pong kumain ang metformin. Bakit po siya binibigay after meal? Kasi po ano, ang metformin ho merong gastrointestinal side effect po yan, no? Minsan nakaka bloat siya ng tiyan, minsan ho eh nakakasanhi po ng pagtatae, minsan po nakakasikmura po ang metformin. So, binibigay ho namin yan after a meal. Sabi naman ni Ma'am Erlinda de la Torre, Ma'am Erlinda, hindi pa siya pumapasyal sa clinic, pasyente ko din ho to. Ask ko lang po, nakakapayat po ba ang levothyroxine? Ang levothyroxine ho kasi, bakit nyo ho nasabi na nakakapayat yan? Kasi baka before ho, kayo po ay hypothyroid. Tapos nabigyan nga po kayo ng levothyroxine. Kung hypothyroid ho kasi kayo, parang nagre-retain ho kayo ng tubig sa katawan. Kaya nga po ang mga hypothyroid patient, parang tumataba ho sila, no? Pero once na nabigyan na ho kayo ng levothyroxine, yung water retention po, nawawala na po yung parang tubig po sa katawan. So, yung water retention mo po, nawawala na po. So, ang tendency ho niyan, pumapayat po ang pasyente. Pero ho, hanggang 1 kilo lang po, magtaas na po yung 2 kilo na ipapayat dapat ng pasyente. Kung tuloy-tuloy pa rin ho kayong pumapayat, eh baka iba na po yan, hindi ho sa levothyroxine yan. No? At saka dapat, hindi na ho kayo papayat ng papayat. Kung matagal na din ho kayong nagme-maintain ng levothyroxine at normal naman po ang inyong TSH level. Pero kung papayat pa ho kayo ng papayat, eh baka iba na po yan. Pa-check up na lang po din kayo. Baka may ibang dahilan ng iyong pagpayat. No? So, Lady Anne Muhaymen, watching from Alquizas. San ho kaya to? Alquizas. Okay.
Sige. Sabi ni Mama Vina Trinidad, more power to you. God bless. Thank you po. Ayan si ano to, Ana Marie Apis, sumakit, normal daw ba na sumakit ang paa ng mga may diabetes? Syempre hindi po normal na sumakit ang paa ng may diabetes. Ibig sabihin po niyan, yan nga po, baka meron ho siyang diabetic neuropathy or naapektuhan na po yung mga ugat sa paa. Doc, sabi naman ni Mercy Pablo, nag-i-insulin po ako, may metformin pa and Jorgens duo. Yan, si Ma'am Mercy Pablo. So, ibig sabihin ho yan, multi-drug na po siya. Naka-insulin siya, naka-metformin, naka-Jorgens duo pa. O yung Jorgens duo is empagliflozin plus metformin. Na? Yan. So, okay, mag-end ho tayo by 9 o'clock. From Nicole Laksa, hello doc, pregnant po ako with hyperthyroidism at gestational diabetes. Pwede po ba ang Enfamama i-continue? Nicole Laksa, pwede naman. Pwede naman kung ano yan ang iyong doktor. Ang tawag dito, reseta yan ang iyong doktor. Pwede po. So, paano po ba ginagamot ang inyong gestational diabetes po, Mama Nicole Laksa? No? Kayo po ba'y naka-metformin? Kayo po ba'y naka-insulin? Yan. Basta control po ang blood sugar niyo po. Okay. Ngayon, kapag tumataas ang blood sugar mo, konsulta mo din sa doktor mo. Baka po pwede ho na palitan yung Enfamama or bawasan yung frequency po ng pag-inom niyo po ng gatas. Yan. Sabi ni Dina Alindayo, pwede pa daw ang brown rice sa diabetic ko? Pwede po ang brown rice sa diabetic. Ang brown rice po ay hindi po siya masyadong nakakataas po ng asukal sa dugo as kumpara niyo ho sa white rice. Yan. So, 10 minutes more. Kung ano ho, pwede po paki-share na lang po itong ano natin, itong live po natin para mas marami pong yung sa mga kamag-anak niyo po na may diabetes, kung pwede pong paki-share na lang din po, no? Ayan, thank you po. Emily Gamurat Valdez. Hello po, Doktora. Good evening po. Watching from Tumawini. Yan. So, ano to? Edward Doron ho ba to? Thank you po, Doktora. Marami po ako natutunan sa inyo na ma-manage ko ngayon ng maayos ang diabetes ko. So, mabuti naman po, Ma'am Emma Doronio. Si, sino pa ba to? Ramo, ano? After 2 hours from eating, anong dapat ang blood sugar level? Nag-water kasi ako after meal. 2 hours after meal, o yung tinatawag na postprandial blood sugar, ang ideal po, dapat nasa less than 140 to 160 milligrams per DL, okay na po yun. Yung postprandial glucose po ninyo. Ma? So, yun po. 140 po, ideal po. No? Pero pwede rin po, 140 to 160, okay na po yun. Okay. Ano to? Okay, Molov Lotov. Doc, good afternoon. Bakit di nababa ang timbang? Di rin naman nataas. Stay lang siya ng 90 kasi medyo masakit ang tiyan ko. Kasi medyo daw malaki ang tiyan niya. Okay po. Yan po yung problema. Yung tinatawag ho natin visceral obesity. Yung malaki po ang ano, malaki po ang tiyan. Ophelia Agustin Medrano. Hello po, Doc. Pwede po nakaalam ng maalat ang may diabetic? Ano? Nakaulam ng maalat? Pero wag namang masyado pong maalat, Mama Ophelia Medrano. Ibig sabihin po niya, limbawa, yung pagkain niyo, yung ulam niyo po, medyo maalat na po yun. Wag na po kayo maglalagay ng sawsawan na patis. Wag na kayo maglagay ng sawsawan na bagoong. O kaya po, yun po, wag na po kayo maglagay ng sarsa na maalat. No? Yun. Wala na pong mga additional na pangpaalat. So, V. Relor. Dok, okay lang po bang diabetasol sweetener gamit ko sa kape? Okay lang po ang sweetener, ma'am. No problem. Ang diabetasol naman is, ang diabetasol is parang milk formula for diabetes. Pwede lang din naman po. Pwede niyo pong inumin yan. Wala naman po nakikita ang problema sa mga ganyan na inumin po.
So, from Jacqueline Ricaro, bakit po kaya ang ihi ko ay may mataas na sugar? Kasi alab ko po ay may plus 4 na sugar sa ihi ko. Ang iniinom ko pong gamot ay Gliclazide, Glixambi once a day. Ano pong dapat kong gawin? Happy New Year. Ma'am Jacqueline Ricaro, alam niyo ho ba kung bakit ho may asukal yung ihi niyo? Dahil po yan sa iniinom niyo po na Glixambi. Ang Glixambi ho kasi, ano po yan? Empagliflozin po yan plus linagliptin. Ang empagliflozin ho, epekto niya ho yung pag-ihi niyo po ng may asukal. Kasi ang ginagawa ho ng empagliflozin, yan po yung tinatawag natin na SGLT2 inhibitor. Ang ginagawa niya ho sa katawan natin ay yung excess na sugar sa katawan natin, yan po yung mechanism of action niya, yung excess sugar sa katawan natin ay iniihi po. So, kaya natural po na merong asukal po kayo sa ihi. So, wag ho kayong mabahala dyan. Ang magiging problema nyo lang dyan kung yung pag-ihi nyo po ng may asukal ay nakakasanhi ng pangangati ng ari, no? O yung tinatawag na vaginal itchiness. Kasi karamihan ho ng nakaganyang gamot, yung mga empagliflozin, dapagliflozin, etc., ay yun po ang complain nila. At prone ho sila minsan na nagkakaroon ho ng urinary tract infection. So, yun po. Natural ho yun kasi nakagliksambi kayo. Kaya po may plus 4 kayo na asukal ho sa ihi. Abby Linsangan, how about sa milk po? Ensure po kasi iniinom ng father ko. Okay lang po ba yun? Okay lang din naman ho ang Ensure. Pero meron pa ho silang ibang brand po ng gatas po na designed talaga for diabetics, no? Ayoko lang ho magsabi ng brand po, pero may brand po yan po na tailored talaga sa mga pasyenteng may diabetes. Yan. Cecil Sia, Doc, pwede po ba palitan ng generic ang metformin na iniinom ko kasi Meta-SR po ang iniinom ko na metformin? Pwede po. Pwede naman po. Okay. So, thank you po. Marami pong natutunan sa Cynthia Ramos. Hello po. Good evening. So, paki-share na lang po. Okay? Salamat po. Thank you, Doc. Marami po akong natutunan from Paranaque. So, sana maulit na naman itong pag-live natin ng mas madalas. So, pero siguro next week mag-live po tayo kasi parang goiter awareness week po. So, about goiter naman po yung magiging next po na topic natin. From Ray G. M. Sai. Doc, good evening. Ask ko lang po. Stop ko kasi maintenance ko sa diabetes. Need pa ako babalik sa doktor at pareseta ulit ako ng gamot. Opo, ma'am. Opo, Ridge Ziana S. Kailangan, bakit mo na-stop yung gamot mo? Bakit mo na-stop yung maintenance mo? So, magpareseta po kayo. Importante ho na kayo po ay naggagamot. Nag-exercise, nag-diet. Iwas sa stress. Ayan po. Para ho controlled ang sugar ninyo. Para hindi po kayo magkaroon ng complications ng inyong diabetes. Doc, meron po ba kayong clinic na pwedeng pupuntahan? Sabi ni Lorenza Barikan. Ang clinic ko po sa Santiago po, De Vera Medical Center. Araw-araw po ako nandun, Monday to Saturday, alas 10 hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon. Dito naman po sa Cagayan City, nasa God's Will Hospital naman po ako, Lunes hanggang Sabado din, except Thursday ng mga bandang alas 4 hanggang alas 6 o alas 7 ng gabi. So, punta lang ko kayo sa clinic. Pero kung ano ho, pwede ho kayong mag-ano muna sa secretary kasi minsan ho, nililista po. May nililimit lang din ho, kuho din kasi ang pasyente kasi sobrang madami pong pasyente. Marie Car Nova, pwede po ba mag-take ng fish oil? Pwede naman po. Pwede po ang fish oil, food supplement po ang fish oil. Usually, binibigay namin yan sa matataas ang triglyceride, no? O kaya sa mga pasyente ho na hindi pwedeng mag-take po ng mga statins. So, binibigay po namin ang fish oil.
Watching from Tacloban City ni Bert Lorenzo. Okay. Watching here in Kuwait from San Agustin, Isabela, sabi ni Ebat Banyago. Good evening po, watching from Davao City, Fred Calnief, no? So, Juan de los Reyes, dahil Doc, ask ko lang po, last month nagpa-check up ako, normal naman lahat ng laboratory ko kasi po sa gabi nakaka-5 na ihi tayo sa work, ganun din, anong sign yun? Araw-araw naman ako umiinom ng maintenance. Si Juan de los Reyes, ano sir, magpa-check po kayo ng prostate po ninyo pag ganyan ho, na ihi kayo ng ihi. Kasi baka ho kayo, baka po lumalaki ang prostate po ninyo. No? Kung sinasabi niyo na okay naman ang sugar ko, bakit ako ihi ng ihi? Ipa-check niyo po yung prostate po ninyo. Makikita niyo ho yan sa ultrasound po ng prostate kung lumalaki ang prostate ninyo. Ang sintomas ho niyan, yung parang iihi ka tapos mamaya parang may naiiwan na naihi sa pantog mo, yung parang hindi complete yung paglabas po ng ihi po ninyo. Parang ihi kayo ng ihi. So, i-check nyo ko yung prostate nyo po, Sir Juan de los Reyes. Yan. Okay, sino ba to? Okay. Hello po, Dok. Ano po ang nararamdaman kapag may thyroid ako? Kasi hipag ko, sobra po siya nahihilo. Tapos nahirapang huminga. Namula yung mukha niya. Naku, ano kaya yan? Nahihilo, tapos nahihirapang huminga, bakit kaya siya nahihilo o nahihirapang tapos namumula daw yung mukha niya. Pinakamaganda ho, magpa blood chemistry na lang ho, yung sa CBC, baka ho naman na anemic po siya, kaya siya nahihilo, nahihirapang huminga, maganda ho kung ipa-chest x-ray mo, ipa-ECG mo, so maganda ho kung magpa-laboratory siya. Okay. So, it's 9 o'clock na po. Ermina De Vera, malino na po ang pag-explain niya between type 1 and type 2. Thank you. So, yan. Christine Mariana, pag nasa borderline na po ba ang FBS, need na mag-take ng gamot? Yan, magandang question ni Christine Mariano. Pag nasa borderline daw ba, pwede pong mag-take ng gamot? May pag-aaral dyan, Christine, no? Yung sinasabi ho na, yung tinatawag ho na Diabetes Prevention Program, kung saan, yung mga pasyente ho ay ni-randomize nila sa pag-inom ng metformin or pag-inom po na ay or pag lifestyle intervention, nag-lose ng weight, lose ng weight, exercise, yan, exercise diet. So nakita ho nila na bumaba po yung risk na magkaroon ng diabetes mas sa mga pasyenteng nag-exercise, nagda-diet kaysa sa umiinom ng metformin. Pero kahit po nasa borderline yung diabetes mo, maaari na akong mag-take ng metformin kasi sa mga pag-aaral, pwede niyang i-prevent yung progression ng diabetes. Pero maganda rin ho na pinakamaganda pa rin ho ang diet tsaka exercise. Pwede naman ho uminom, no? Yan. So, Karen Estramera, bawal po ba sa mga diabetic ang maisdang walang kaliskis? Naku, parang lagi kong naano yan. Hindi po, hindi naman po na bawal sa mga diabetic ang isdang walang kaliskis. Parang hindi po naman nababanggit yan pag nag-a-attend kami ng mga convention o ano, hindi naman po, no? So, doon ho sa ina-advocate po nila na mga diabetes plate method, no? Ano naman ho ang mga isda po kahit po may kaliskis, no? Yun nga po yung sinasabi nga nila, bawal daw ang isdang walang kaliskis. Wala naman pong ganyan po na sinasabi po nila sa amin na tinuturo po or nasa libro po na bawal ang isdang walang kaliskis. Angelico Luna, pag tumaas ba ng 202 ng blood sugar, may diabetes na? Ano ba yung 202 mo? Fasting blood sugar ba yan? Kung FBS yan, diabetic ka na talaga. Kung random blood sugar yan, yung 202, pwede rin nag-i-indicate yan na ikaw ay diabetic. Pero uulitin mo yan ng another test.
kung magra-random blood sugar. Kung random blood sugar, yung 202 na yan. No? So, naku, maraming salamat, 346 na viewers. Alas 9 na, hindi pa kayo natutulog. Ay, grabe talaga, no? Oh, late na ano na kayo, puyat na kayo. Medyo mahaba-haba to, ha, kay Gemma de la Cruz. Sabi niya, kailangan talagang makontrol ang blood sugar by medication, prior proper diet and exercise, and if possible, avoid stress. Lalo ang nagpagpupuyat. O yan. At kailangan may annual check-up talaga kung medyo kaya naman every 3 months para sa hemoglobin A1C. Ang mga pasyente namin dito sa KSA, palibhasa libre ang meds, tumatagal ang mga buhay nila. Thanks to Doctor at instrumento kayo ng ating mga kababayan para malagdagan ang kanilang kaalaman about DM. Ayan, thank you very much po, Ma'am Gemma Ramos de la Cruz. So, nasa KSA pala siya. Alam mo kasi, dito po talaga sa atin, ang isa sa mga mahirap din po sa mga doktor na kagaya po namin, ay ang mga pasyente ho, kahit ano po ang gusto po namin na sila po ay gumaling at mabigyan ng ideal talaga na management ng pasyente may diabetes, katulad po sa ibang bansa, ay hindi po nagagawa dahil nga po sa kakulangan din po ng pondo, kakulangan po ng pera. Kahit babigyan mo ang pasyente ng reseta, hindi din naman niya nabibili. Kahit bigyan mo ng yung magagandang gamot na proven po, hindi rin po nabibili. No? Kaya ho, kapag nagpapasyente ho ako, masisense mo naman ho, mararamdaman na mo naman ho kung kaya ba ng pasyenteng yan ang bilhin ang mga branded, mamahaling mga gamot o doon na lang po tayo sa generic. Kapag tumitingin ho ako ng pasyente ay isinasaalang-alang ko po ang financial background po ng pasyente kasi hindi naman po talaga lahat ay makaka-afford ng every 3 months na check-up, every 3 months sa laboratory, etc. So, kung ano na lang po yung makakabuti sa pasyente, kung ano na lang po yung kaya ng pasyente na makakatulong po sa kanya, ay yun po yung ginagawa, yun po yung ginagawa po namin, no? At ako po karaniwan ho kapag ako'y tumitingin ng pasyente ay kung po yan, sinasabi ko po sa kanila kung saan sila makakamura, kung saan sila pwedeng makakatipid, lalo na yung mga may complications ng ano, kung saan may libre, ganyan. Usually ho, sinasabi ko po yan sa mga pasyente ko. RT Maramag, ang dapagliflozin ba ay gamot sa diabetes? Opo, gamot po yan. SGLT2 inhibitor po ang classification po yan. Okay, so konting patalastas lang ho, ah. Maraming salamat ho sa pakikinig po ninyo. Pero ito po, may konting patalastas lang po ako, no? Sana huwag yun ang masamain, no? Meron ho akong, ano, yun nga po ito, actually dahil ho sa need ng pasyente, sa need na nakita ko sa pasyente na nagkakaroon ng sugat sa paa. Actually, naging passion ko na po na matulungan yung mga pasyente na nagkakaroon ng sugat sa paa, etc. Na yun ang karaniwang nagiging sanhi ng kanilang depression, ng magastos, na pagpapagamot. Ito pong ano, nag-formulate po kami. Actually po, ang husband ko po kasi yun, marunong po siyang gumawa ng mga formulations na ganito, yung tinatawag ho na Doc Irma Diabetic Foot Cream po. So, maganda ho ito kasi all natural ang ingredients, all natural, ayun, moisturizing po siya, tapos yung mga maganda ho ito sa mga nagka-crack na balat, yung very dry po na skin, yan po. So, para ho maiwasan yung kasi pag may crack ho or nagda-dry ang balat, usually pumapasok ang nagkakasugat po and then pinapasukan ng mikrobyo na mamaga ang paa. So, ito po available po sa clinic ko at saka po meron din ho sa Shopee. No? Doc Irma po, Diabetic Foot Cream.
So yan po. Meron din ho ako nung Doc Irma Diabetes Lotion. So salamat ha, salamat po. So, sana ho ba tayo? Ito, Angelica Jess Luna, Doc, pagbataas po ba yung blood sugar ng 202? May, ayan na, sagot ko na po yan. Okay. Maribel Halayhay, welcome. Franz Hyun, Doc, pag di po ba ako kakain sa gabi, pwede po hindi inumin ang metformin ko sa gabi? Ay, po, wag ho muna siguro ninyong inumin yung metformin ninyo kung di po kayo kakain. Kasi baka bumagsak po ang asukal nyo sa dugo, especially pag mababa po ang blood sugar ninyo. Good evening, Doc. Okay lang po ba ang blood sugar na 130? Ano yung 130 mo? FBS ba yan o random? Kapag FBS po yan, okay na rin ho yan, pero ang gusto talaga natin is 110 pababa. Dagdagan mo na lang ng konting exercise at saka diet, kayang-kaya mo yan ibaba sa normal. So, Cherry, hello, good evening daw, sabi niya. So, ano pa ito? Sabi ni Noel Kaligiran, Doc, okay ba ang trajeto sa elevated crea? Totoo po ba ang atorvastatin ay nakakasira ng liver? From tumawi ni Isabella, si Noel Kaligiran. Sabi niya, okay ba ang trajenta sa mataas ang creatinine? Tama po. Ang trajenta po ay maaari po yan na gamitin sa mga pasyenteng mataas ang creatinine. Bakit po? Kasi ang trajenta hindi po siya nagpa-pass through sa kidneys. No? Hindi po siya dumadaan sa kidney. Tapos, totoo ba na ang atorvastatin ay nakakasira ng liver? Hindi po totoo na ang atorvastatin ay nakakasira ng liver. Pero ang atorvastatin o mga statin ay hindi na po binibigay yan kapag mataas na po ang liver enzyme ninyo. Okay. Si Cherry, may clinic po ba kay bukas? Siyempre, wala. Sunday bukas. Cherami, no? Pasyente ko si Cherry. Okay, last na to ha, last questions na to. Mau de la Cruz, nice Doc, very informative ang mga explanation niyo. Marami po nang matutunan ngayong gabi. God bless. Okay, God bless din po. Okay, last na po. Apis Marie, pwede bang vitamin B sa masakit ang paa? Pwede, nang sa diabetes. So, ito, medyo mahaba-haba to. Lady Mohaimen, Doc, matagal na po akong intermittent fasting at low carb. 16 hours ang fasting ko. May maintenance dati, nasa 300 ang sugar ko. Now, pinakamababa ko, nasa 150. And kaso, bakit po nalalamig po ang bato ko at ang palad ng paa ko? Manhid na malamig, minsan lalo na sa gabi. Eh, baka nagugutom ka niya, kung ganyan. No, malamig daw ang batok niya at saka yung paa niya. Yung blood sugar niyo ho na 150 po, medyo mataas pa po yan. Okay. Sabi ni Maren Alive, my husband Doc, stroke at diabetes din, nag-metformin gamot niya. Okay lang po yan. Kenneth Villar, ang teneglyptin ma'am, ano ang effect? Anong ibig mo sabihin? Ang teneglyptin ho is, alam ko, DPP-4 inhibitor po yan eh. Ano ang effect? Anong ibig mo sabihin? Ano ba yung mga side effect? Ganun ho ba? Actually, ang teneglyptin, actually well-tolerated naman po ang teneglyptin. Wala naman pong major na side effect po. Parang mga DPP-4 inhibitors po ang teneglyptin eh. No, kamag-anak niyan yung mga sitagliptin, linagliptin, etc. Okay. Wow. Sabi ni Shine Timbal. Okay, good evening Doc. Watching together with my mom. She is diabetic. Hello po, mother. Hello po, yung mother ni Shine Timbal. Yan. So, thank you very much ha. It's already 9:12, no? Medyo matulog na ho kayo. No? Matulog na po ang mga ano natin, mga pasyente ho natin, no? So, it's Sunday tomorrow. So, ano po, mag-church po tayo. Punta ko tayo sa simbahan para magpasalamat po sa mga blessings po na natanggap natin the whole week po. Binigyan tayo ni God ng healthy body, no, healthy mind, healthy body, isipin lang ho natin, ang mindset ho natin dapat na ang mga lahat ng blessings na nare-receive po natin sa ating buhay ay para din ho ma-bless din po natin ang ibang tao.
So, kung ano man ang meron ka, talent ka, gamitin mo yon para sa to honor and to glorify God. So, thank you very much po sa inyo. I hope po na magkita-kita ho ulit tayo sa susunod po na Facebook Live. Thank you po!